Hi guys, it's me, your Kusineri again, and welcome back to my channel. Ayan, for today's video, ayan, magre-recycle ulit kami. So, kasama ko si RBS na pumunta dito sa Almira Azizia, ayan, kasi tinry namin kung yung may machine nga dito kasi may nakapagsabi na meron ngang machine daw dito sa may Azizia, Almira Azizia. So, meron nga siya and walang gaanong nagre-recycle. So, basically kasi nagre-recycle kami dun sa may Mansura and most of the time sira yung machine and medyo malayo siya dito sa bahay. Compared dito sa Almira, Azizia, ayan, malapit lang sa bahay. Hindi naman yung malapit na malapit pero mga ano siguro, mga 10 minutes na biyahe papunta dun. By car. Ayan, so kasama ko si RBS, siya yung taga-video ko for today. Kasama rin namin yung dalawa niyang anak. So, ako yung naunang nag-recycle. Magre-recycle din si RBS, kaya magkasama kami. So, yung marami kasi kaming water bottle na ginagamit. Yung binabaw ng mga bata sa school na tubig is yung water bottle na maliliit. And yung inumin din namin is yung 1.5 liters na bottle ng water. Meron din kami yung 5 gallons pero bihira namin ginagamit pang inom yun. Mga pang sabaw-sabaw lang namin sa mga niluluto kasi medyo mataas yung sodium content nun. Kaya nagwa 1.5 liters kami ng water. Ayan. So, dito sa Almira kami nagre-recycle. Good thing kasi nga naka-save ka na, naka-reuse, recycle, and redeem. Kasi yung may ipon mo na points dito is pwede mong i-purchase. Ayan, kapag nakapag-accumulate ka ng points dito. Kasi ang ginagawa kong points dito is pinapabot ko ng 3,000 points. And then I have this 50 reals na which I can use to pay kung may bibilin man ako dito sa Almira. So, isang bottle, whether it's a big bottle or a small bottle, ang points niya is equivalent to 2 points. Ayan. So, yung baling total na nakuha ko dyan is mga 700 something na points lahat yung ni-recycle ko. So, ayan. So, pinapractice talaga namin dito yung pagre-recycle simula nung nagkaroon ng recycling machine nga dito sa Qatar. Before naman hindi naman kami nagre-recycle pero nung meron nga yung nabalitaan ko na meron ng recycling machine dito nga sa Almira, ayan, nanghihinayang na ako doon sa mga boteng tinatapon namin kasi usually tinatapon nga lang namin. Pero if ever na nasa Pilipinas ka nga, 'di ba? Pwede mo siyang ibenta sa mga magbubote, 'di ba? So makakaano ka rin naman, 'di ba? Kikita ka pa. Kaya, ayan, pinapractice ko yung pagre-recycle. So, nilalagay namin siya sa bathroom sa malaking garbage bag. Yung sa black garbage bag. So, kaya parang, mukhang basura minsan yung CR. Kasi nga, minsan pag ano na nga siya, puno na nga. Yung marami na kaming naiipon na bottles. Kasi nga, pag minsan nagkakataon na, pag pumupunta kami doon sa may Almira branch ng Mansura, minsan sira yung machine. So, sabi nung katrabaho ni Daddy sa office, na dito nga daw sila nagre-recycle sa may Almira, Azizia. Yung branch nila dito is medyo maliit lang talaga. Na maliit na grocery, then may machine nga dito. Pero okay siyang mag-recycle. Kaya ayan, nag-recycle kami ni RBS. Ayan. Diba? Kung makikita nyo. Diba? Sana meron ganito rin sa Pilipinas, diba? Para yung mga nag-iipon din ng mga bote, diba? Or hindi na yung mga magbubote, yung mga junk shop, diba? Sana meron na rin machine. So, ayan, nakalagay dyan na tatanggalin yung takip ng bote. Dati pwede siya, kaso parang nasisira ata yung machine kapag kasama pa yung cover nung water bottle. So, ang pwedeng i-recycle lang dyan is yung mga soft drinks na in can and water bottle. Bawal yung mga glass na i-recycle dito. Kasi nga naman, baka magtalsikan pag ginrind dyan sa loob ng machine. So, ayan, recycle. O, diba? Para at least may points akong maiipon na pwede kong ipambili dyan sa grocery nila, diba? O, diba? Syempre, kailangan wise tayo, diba? Wise sa mga mommies.
Ayan. O sige, tingnan nyo na lang yung pagre-recycle ko dyan, ha? So, ayan, medyo nag-stop yung machine kasi puno na yung bin. So, kailangan nilang paltan na ng another plastic. Pero, ang ginagawa lang nila minsan, parang pinipipi lang nila para magbaba yan. Kasi nasi-sensored nung machine na kapag puno na yung lalagyan ng mga plastic na, ayan, na mga pinipi na. So, ayan, tinawag nung security guard yung cleaner para magpalit ng plastic bag dyan para makapag-continue na kami ng recycle. Ayan. Ayan yung mga napipi, oh. So, usually pinipipi siya. So, kailangan wala ng laman pang mga tubig-tubig pa pag inano mo siya, pinasok mo siya dun sa machine. So, minsan may konting tubig, tinatapon ko siya dun sa plastic para at least, diba, kasi nga bawal siya. Saka, di ba, bawal nga yung mga glass na i-recycle yung mga bote. Plastic lang siya talaga. Saka yung mga canned soft drinks din. Ayan. May nakita pa nga kami dyan, eh. May nag-recycle ng Red Horse. Makikita nyo dyan, may Red Horse dyan na Red Horse na lata. Nag-recycle, ni-recycle nila yung bote ng Red Horse. Ayun, makikita nyo, ituturo ko, di ba? So, may Red Horse dyan. So, ayan, may nagtapon pa ng Red Horse na can dyan, nag-recycle pa. And, anyways, ayan, shoutout natin muna ang ating mga channel member sa bahay ni Cusineri. Shoutout to everyone. And, sa Team Norman's Diary community, and Reza Pantas community, Igorotak Vlogs community, Luxor Vlog, and sa mga supporters pa natin dyan na talaga naman na nandyan sila lagi. And shoutout to you, Jan Musing. Ayan. And sa mga, alam nyo na kung sino kayo, ba? Diba? So, Miss Mary, shoutout. Ayan. Gracia Marie, Ate Mess Heart. Kuya Iman. Ayan. And sa mga Team Gcash dyan, shoutout. Kate Dimson. Mickey's Blog. Kim Shane Drack. Ayan. And Ate Medi, Ate Dobby, Ate Chris Bandoy. So, ayan. Until next time, guys. Ayan. Salamat. God bless everyone. Bye-bye.